Magandang araw sa inyong lahat mga kamachas. Ngayon naman ay ating i-analyze. Balik tayo dito sa ongoing WR Chess Masters na nagaganap ngayon na matindihan sa Germany. Ang kalaban ni Wesley sa round number 4 ay si Super Grandmaster and World Chess Championship Challenger Jan Nepomniachtchi ng Russia. Ayan, white dito si Wesley. Sa end part ng video, i-update ko kayo sa standing after round number 4. Nag D4 si Wesley, nag Knight F6 si Nepo, C4 E6, Knight F3, D5, approaching Queen's Gambit. Nag G3, papunta na sa Catalan. Nag Bishop B4, check, papunta sa Nimso Indian or Bogo Indian. Ang dami mga transposition, no? Hinarangan ng Bishop at bumalik sa E7. Yan ang tanong mga kamatsas, bakit bumabalik? Bakit hindi na lang capturein? Pag kinapture kasi, makakatempo ng isang tira, nagising kagad ang knight. Pabor yan sa timing ng development ng puti. Okay, kaya dito ang ginagawa, nagbibishop E7, na itong bishop sa D2 may epekto yan sa middle game na nakakaharang yan sa D-file. Okay, yan ang malalim na laman yan eh. Bishop G2, castle, C6, patibay lang sa D5 at nag-queen C2, develop, knight BD7, bishop F4. Ayan, kaya may isang tira pa na kailangan gawin para umayos ang pwesto ng bishop. Hindi talaga para sa D2 yan eh. B6 para i-develop ang bishop, nag-rook D1, bishop A6, ayun para may timing. Sa C4, nag-knight E5, ayun may threat sa C6. At kumapture, capture, knight D7, kumapture, capture, E4, ayun para magpaluwag sa sentro, sirain ang sentro ng black. At nag-rook C8 muna, atake sa queen, knight C3, sangga, develop na rin. At D4, yan ang mga malalalim na positional understanding. Binigay ang pawn pero naiwanan naman ng double pawn sa gitna. Nananatiling barado ang bishop, ganun din ang light square bishop barado ng E4 pawn. Kasi kung ang gagawin, kakapturin ito, eh tingnan nyo, napakalakas ng D-file. Magkukwin A4 lang, naku po, awarding na yata. Threat ang bishop, threat ang knight. Kapag nag-knight C5, balimbawa makipagsabayan, wala, may rook takes D8, knight takes queen, kakapture muna sa tore with check, bishop takes, and knight takes A4, lalamang ng isang minor piece ang white. Kapag naman ang ginawa dito, ay nag-bishop D3, harang, may knight takes E4, ayan pa rin ang paparating, kakapture na yan, and rook takes D7 muna, may threat muna sa queen, queen E8, and bishop takes E4, lamang ng isang pyesa ang puti. Yan ang laman yan. Kaya dito, ang ginagawa talaga ng black, nag-D4 talaga yan. Okay? Rook takes D4, queen C7, rook AD1, battery, may atake, rook FD8, nag-H4, H6, ayan, pasingaw na rin sa back rank, H5 para kontrolado ng white ang space sa king side, at nag-bishop C5, inatake muna ang tore, nag-rook 4 D2, Bishop F8 bumalik at dito nawala sa talaan ng aklat mga kamatsas dahil ang palagi ang ginagawa dito Bishop E7. Bumabalik dyan. Pero dito, nag-Bishop F8 eh, balik tayo. Rook D4, Bishop C5, Rook 4 D2, Bishop F8. Dito nagparamdam na si Nepo na sige, balik ka sa rook sa D4. Magbi-Bishop C5, pabalik-balik tayo, tabla. O pero nag-iba si Wesley. O, ayan mga kamatsas ha. May intention si Wesley ilaban, nag-A4, nag-iba. O, knight B8, bumalik. Tinanggap ni Wesley ang hamon ng palitan ng mga tore at nag-knight B5, threat ang pawn sa A7. Napilitan na si Nepong tagpasin ang knight na yan. Capture, yun nga lang, medyo bahagyang kahit papaano double pawn pa rin sa side ni Wesley. Bishop C5, ibinalik na yung bishop para mas may magandang forma, may pressure kahit papaano, nag-queen D2, naghamon na. Si Wesley ng quinto-queen tinanggap at nag-bishop D4, double attack, obligado force talagang sanggahin ng bishop yan, capture, knight D7. So dito lumalabas, knight versus bishop. Nag-F4 para may depensa sa pawn E5 at nag-knight C5. King F2. Lagi natin tatandaan mga kamatsas, pag endgame na, eto na yung time na kinakailangang lumaban na ang hari. Knight A4, threat sa pawn. Iwas C4, knight C5 bumalik. Activate the king. Knight D7, bishop F1, king F8. Ganon din naman sa black.
lalabas na yung king niyan. Bishop D3, king E7, bishop C2, king F8, king D4, king E7, king E3, king F8, oh king F3, king E7, king E3. Tabla po mga kamatsyas. Oh, ha, baka mainis na naman kayo kay Wesley, ha? Ganun talaga eh. World Championship Challenger ang kalaban ni Wesley, si Nepo. Hindi talaga biro yan, mga kamatsyas, ha? Oh, tabla talaga eh, pero at least hindi talo. Ito naman ang kanilang standing after round number 4, okay? Nangunguna si Levon Aronian. Nakapi sana siya ng 2. Huling tinalo niya ng round number 3 ay si Abdu Satorob. Malakas ang tinalo. 2.5 si Wesley, tied sila ni Gukesh. O si Gukesh, maganda rin ng estado ngayon. Giri, ha, ang laging nangunguna nitong mga nakaraang tournament pero medyo mild pa lang siya ngayon. Ha? Giri, Nepo, Abdu, Esipenko, 2 points. Duda, Pragnananda, 1.5 points. At nasa pinakahuli, ang pambato mismo sa Germany ginaganap ito, German Kamer Vincent. Local player nila yan na pambato nila pero nasa kahulihan. Ang lalakas ng mga players no? Wala dito si Magnus eh. Naglalaro kasi sa Pro Chess League, no? Sa chess.com. At nitong nakaraan lang nakita ko, nasa, kasi nga kinuha siya ng Chess Bra. Eh yung Chess Bra, located sa Canada yun eh mga kamatsas. Nandun siya sa mga ka-teammate niya nasa Toronto, Canada. Dinalaw ang Toronto, Canada Chess Club. Malupais ngayon si Magnus ha. Nagagala ha. Seryoso siya sa Pro Chess League eh. Talagang siguro, big time talagang super ang tournament na yon. Okay, ganun pa man. Ito po ay face-to-face ha, na ongoing sa Germany. Aabangan natin ang resulta ng round number 5. Ang alam ko po, mamaya rest muna sila tapos kinabukasan ulit ang round number 6. Okay, maraming salamat po mga kamatsya. Sana po natuto kayo, na-update, na-inform at naglalambing. Pakipromote po ang mga social media na ito at ang ating merchandise. Maraming salamat po. Oh, kamatsyas! Baka naman hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, mag-subscribe ka na at click mo ang notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos ay mag-notify sa'yo. Ganun din sa ating YouTube English channel, @RodTwinks, subscribe and notification bell all. At sa ating namang Facebook page, kamatsyas, kung hindi ka pa nakakapag-follow, click mo na ang follow button at sa ating official website, kamatsyas.com, na kung saan ay pinopost natin ang pangdaigdigang balita sa chess, ganun din sa ating mga upcoming activities and tournaments. Pagkatapos niyan, makaka-receive ka na ng mga messages sa iyong cellphone number na i-register kahit walang internet, makaka-receive ka. At kung gusto mo namang sumuporta sa ating mga merchandise, narito ang ating mga merchandise. Maraming salamat! Kita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.